under pa rin po sa ating how to manage consolidation system in our church, in our ministry, under subtopic how to consolidate the new convert, how to consolidate within 10 to 15 minutes. So ito na yung actual talagang gagawin natin, no? Kasi last Tuesday, if you remember, I mentioned yung how to manage consolidation part 2. And now we are in part 3. So now we will talk about the exact things to do when you are in front of the VIP, o yung VIP, yung ating guest o yung visitors, no? Very important person, VIP. So ano po ang ating gagawin kapag ikaw nakapag-invite ng isang bagong unbeliever na nadala mo sa church? What will you do? Hindi sapat po na kakantahan mo lang at i-welcome mo lang. Kulang po yon para talaga maritin po siya sa panampalataya at magkaroon siya ng excitement na balik-balikan ang simbahan mo. So dito po tayo pupunta ngayon. Napakahalaga po. Actually, dito po sa Bible, sa aklat po ng Galatia chapter 4 verse 19, ito po yung ating text na basahin ko sa gabing ito. Mga anak ko, dahil sa inyo, minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Ito yung sinabi ni Apostle Paul. Apostle Paul is the one of the great apostles in the Bible. He is the great apostles and disciple of Jesus Christ. Ito yung sinasabi niya na minsan siyang nagdaranas ng paghihirap bilang katulad ng isang babaeng manganganak. Kung paano nahirapan ang babaeng manganganak, ganun ang kanyang pakiramdam ni Apostle Paul kung paano niya hubugin, buuhin o mapurma ang karakter ni Christ doon sa mga bagong inimbitahan niya at mga bagong mga kaluluwa na kanyang nadala kay Lord. So ganun ang kanyang pasyon, no? Ganun ka-passionate si Paul na kapag may mga bagong convert, may mga bagong bisita, parang pakiramdam niya, para siyang naghihirap kung paano, parang isang babaeng hirap mag-deliver ng isang sanggol kasi hindi naman talaga madali manganak, no? Ganun ang kanyang pakiramdam. Ibig sabihin, mayroon siyang malalim na pasyon, mayroon siyang malalim na concern kung paano niya alagaan ng detalyado, ng tama, paano niya malasakitan ang isang tao na bago lang lumapit kay Kristo. Kaya dito sa binasa natin, makita natin kung paano lumago ang ministry ni Paul, paano lumago ang ministry ng Panginoon dahil sa kanyang mga masugid na mga taimtim na mga disipulo na talagang sinusunod nila kung paano ho ang gagawin sa mga bagong convert. Kaya yung consolidation, balikan ko lang yung definition ng consolidation. Consolidation is helping someone to come closer to the Lord or helping someone to develop Christ's character in his life or in her life. So ang ibig sabihin ng salitang consolidation ay pagpatibay, pagpapatatag, pagpalago, pag-aaruga, pagbigay ng attention sa isang bagong kaluluwa na tumanggap sa Panginoon. Kaya magtaka tayo kung bakit maraming simbahan na hindi lumalago at bakit maraming simbahan lumalago din naman. Ano ang problema? Alam mo, sa simbahan hindi naman problema talaga ang mga newcomers. Madali lang po mag-imbita. Pero sa totoo lang, kung puro lang din tayo imbita at wala naman tayong focus sa consolidation, hindi na talaga sila babalik. Kasi, of course, pag sinabing bisita, guest lang po yan. VIP nga ang tawag natin dyan. Yung VIP, kung gusto mo pong maritin yan sa church at maritin sa kanyang panampalataya, mayroon talagang masugid na taimtim na pag-alaga sa kanya. Yun ang wala sa church. Maraming simbahan, mayroong invitation, mayroong evangelism, pero mayroon silang disciple making, pero wala silang consolidation system. Kaya ang mga simbahan na walang consolidation system, hindi lumalago. May bisita namang dumating, may mga bago naman, pero bakit hindi na natili? Bakit hindi bumalik sa simbahan nila? Dahil sa kakulangan ng consolidation.
Kaya kung tayo po ay isang cell leaders, isang G12 leaders, isang pastors, missionaries, na may mga tao na iniligay ng Panginoon sa iyong puso na alagaan mo, alam mo yung pag-aalaga, yun ang heart ng Panginoon eh. Yun ang heart ng, yun ang pasyon ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na may mga taong maliligaw, may mga taong kapanganak lang sa kanyang kingdom, tapos pabayaan mo. Kasi nga, ang example nga natin, anong mangyari nga doon sa isang sanggol na kakalabas lang, tapos pinabayaan ng ina? Diba? Mabuhay ba siya? Lalago ba siya? Hindi siya lalago, hindi siya mabuhay. Dahan-dahan siyang mamatay. Kasi wala pa siyang kakayahan kung paano siya kumain, paano siya mabuhay. Kasi nga, bata pa yan, sanggol pa yan. Malinaw na sa Biblia, ang bagong Kristiyano ay katumbas ng isang sanggol, nakakapanganak pala. Kaya nag-imbita ka, kung sino ang nag-imbita, ikaw yung responsible una na situate na hindi ka lang mag-imbita, pero dapat tingnan mo na after invitation, mayroong consolidation. So ang consolidation, nabanggit ko nung nakarang Tuesday, na magsimula yan sa pagtanggap niya kay Kristo. At matatapos lang yan kapag ang tao na yan sa ating pong process ay dumating na po siya doon sa tinatawag na life class process. Kasi pag nasa life class na, medyo malalim-lalim na siya dyan. Siguro nasa mga 3 to 4 months na siya. Pero alalay pa rin mo, alalayan mo pa rin siya kasi pwede pa rin mabumigayan. Kasi may mga tukso na napagdaanan niya. May mga persecution or may mga challenges siyang pagdaanan. Kaya kung hindi alerto ang leaders, hindi alinto alert ang simbahan na yung mga newcomers ay napabayaan lang, ay hindi po talaga lalago. Mangyari, come and go lang simbahan. May bagong dumating, mayroon namang nawala. Kasi nga, wala yung salitang consolidation system. Now, ngayon, paano ang actual na consolidation system? Una, handa na bang yung mga bullpen? Handa na ba yung mga notebook? Ihanda ninyo kasi napakalagay po ito. Isa-isahin po natin, ano po ang tamang pag-consolidate sa isang taong bagong tumanggap kay Jesus. Now, una-una, ang consolidation, ginagawa yan binanggit ko na yan, na pwedeng after ng worship, after sa pagsamba ng Sunday, o after ng cell group, or after ng evangelistic event, no? Maraming okasyon, kahit saan man siya, sa bahay, sa opisina, sa church, pwede siyang i-consolidate basta after nang tumanggap siya. Doon magsimula ang first consolidation na gagawin natin sa taong bago lang tumanggap kay Jesus, doon sa lugar kung saan siya unang tumanggap kay Jesus. Yung unang pagtanggap niya. So, okay. Ano ang unang gagawin? Of course, kung mayroong consolidation ang simbahan, mayroong consolidation room, ang isang simbahan, usually mayroon yan. Kung wala naman, sa isang tabi, sa isang gilid ng simbahan, o sa isang opisina, doon mo siya i-consolidate. Now, pagdating mo doon sa room, itong gagawin mo. Number one, welcome the VIP inside the consolidation room. I-welcome mo siya. Welcome mo siya doon sa consolidation room. Yung VIP, tanda natin yung VIP, very important person. Yun po yung bisita, yun po yung guest na sinasabi ko. Okay, so na-welcome mo na siya. I-welcome mo sila kung ilan ba sila. Then, pangalawa, introduce yourself, your assistant, and your backup. Kasi meron kang assistant eh, meron kang assistant, hindi ka nag-iisa, merong assistant ka na trainee, no? Or nag-UGT, at yung mga backup doon kung sino yon. So ipakilala mo lahat, ikaw una magpakila kung sino ka, anong position mo sa church, anong katungkulan mo, pakilala ka sa pangalan mo, anong position mo, at yung assistant mo kung ano rin siya, anong position niya, at yung backup mo, okay? So para malaman mo, of course, tatanungin mo rin siya kung ano rin po ang pangalan niya. Of course, meron doon sa visitors guest information. Bawat simbahan, meron talagang VIP card na ibibigay sa kanya pagpasok sa church ng mga usher. Kasi nandoon yung pangalan niya, nandoon yung contact number, nandoon yung address. Eh, mahalaga yun kasi sa follow-up, kailangan yun. So pangalawa, i-introduce yourself, no? Pangatlo, of course, mayroon kang icebreaker, no? Yung icebreaker mo,
Parang kumustahin mo siya, kamusta na po kayo? Kamusta, anong naramdaman mo at what can you see sa ating worship celebration kanina? So, I hope and pray na you are blessed and enjoy our fellowships and our worship with the Lord this morning. So, ganun ang pag-welcome mo sa kanya. Mayroon kang icebreaker na konti para fill out kung siya kaagad doon sa lugar na yon. Na kahit first-timer siya, pero feeling niya parang matagal na siyang kasama. Kasi hindi na siya maiilang. Okay? So, pangatlo, verify salvation. Diba, kaya mo siya i-consolidate dahil doon sa simbahan, nung nag-preach si pastor, mayroon doong altar call. Nagkaroon ng altar call si pastor or yung si leader, nagkaroon ng altar call doon sa cell group o doon sa evangelistic event. Tumanggap siya kay Jesus, no? Pag tumanggap siya kay Jesus, ang kasunod yun ay consolidation. Now, bakit nakalagay dito verify salvation number 4? I-verify mo kasi kung naintindihan ba niya yung pagtanggap niya sa Panginoon kanina, no? Kaya, i-verify mo. Pag nalaman mo na, siyempre, tanong mo siya, ano bang tinanggap mo kanina? Ano ang feeling mo? Ano ang meron ka? Dahil tinanggap mo si Jesus, anong meron ka? So, malaman mo yung kung siya ay naintindihan niya o hindi. Pag sinabi niya, hindi ko alam eh, basta sabi kasi tanggapin si Jesus, tumanggap lang ako. Pero hindi ko alam kung anong meron ako. So kasi nga, doon sa altar call, hindi naman complete ang paliwanag dahil nagmadali ang oras, no? Limited ang oras. Kaya ito yung panahon na i-verify mong salvation niya. Kasi pag hindi sure siya sa kaligtasan na kanyang tinanggap, kailangan mo sigurong i-present uli yung tinatawag nating one verse evangelism para maintindihan niya kung anong meron siya pagkatapos niyang tumanggap kanina sa worship service o sa cell group. I-assure mo kasi sa kanya na mula nung tumanggap siya kay Jesus at sumunod siya sa tinatawag nating prayer of repentance and prayer of acceptance or tinatawag din nating sinner's prayer, alam niya na yung pag-pray na yon ay yun na yun ang pagtanggap niya. At dahil seryoso siyang nagpe-pray noon, automatic yun, siya ay binibigyan ni Lord ng eternal life ayon sa John chapter 1 verse 12. Ang sabi doon, "But as many as receive Him, to them He gave the power to become the sons of God." So, dapat maintindihan niya na siya pala ay Kristiyano na. Siya pala ay pinatawad na ni Lord. Siya pala ay marunang eternal life. Kaya, kamayan mo siya pag sinabi niyang, tinanggap ko si Jesus. So, sabi mo sa kanya, "Congratulations, brother, sister, ma'am, sir. Kasi tinanggap mo si Jesus, so you are now a Christian, so we are also a Christian. Now, today, from now on, we are a brothers and sisters in the Lord. So, feel at home, sir, ma'am, sir, brother at sister." Ganun ang sabi mo sa kanya. Kaya mahalaga na ma-verify mong salvation niya kasi mahirap na hindi naintindihan yon. Ipaliwanag mo. Okay? Kailangan malinaw sa kanya yung kaligtasan. Kung paano siya nagkaroon, paano niya naranasan yung forgiveness ni Lord Jesus. Okay? Now, panglima, verify physical healing and prayer requests if answered. So pagkatapos mong ma-verify yung tungkol sa kaligtasan sa kanya, i-verify mo rin kung meron ba siyang mga prayer requests at meron ba siyang sakit na kasama na pinag-pray kanina ng pastor o ng leader para ma-encourage mo siya na pinagaling ka na pala ni Lord at yung prayer request mo answered na yan. So of course, mayroon doong motivation, no? Na tuloy-tuloy ka lang kasi si Lord talaga ang dakilang manggagamot at nagpapagaling. Diba? So, biniverify mo ang kaligtasan at saka yung healing at saka yung prayer request niya para maipakita mo sa kanya na ang Diyos na ating pinaglingkuran ay Diyos ng Himala. At He is the God of miracles. Okay? Now, number 6. Ask them if they have their own Bible. Tanungin mo sila kung mayroon silang sariling Bible sa mga tahanan nila. You ask them. If none, then you will give them a Bible, one Bible. Tell them
tell them to start reading the Bible. So, kaya nga siya ka nagtatanong kung mayroon siyang Bible para kung wala, bibigyan mo. Kung mayroon naman, hindi na bibigyan, salip, encourage mo lang siya na, alam mo, the Bible is the Word of God. So, because you are now a Christians, we should read the Bible. Start reading your Bible, ma'am, sir. And start praying to the Lord. So, yun. Bibirepe mo kaagad yun. Yung tungkol sa Bible niya. Okay, number 7. Tell them to obey and follow their inviter. Tell them to obey and follow their inviter. So, of course, nandoon yung inviter mo, di ba? Kasi yung nga yung backup, yung inviter mo. Kung ilan po kasi yung mga taong kinukonsolidate mo, posibleng na yung nag-invite sa kanya ay kasama rin niya doon sa consolidation room. Sabihin mo sa kanya, sa harap ng inviter na ngayon, I encourage you, sir, ma'am, na makinig dito sa nag-invite sa iyo kasi siya po yung spiritual ate at kuya mo sa pananampalataya. So siya yung mag-alalay sa iyo, is the one who will help you to grow your spiritual life in Jesus. Kaya whatever he wants or she wants to tell you about your to attend the worship service or the cell group, I encourage you to consider that invitation also from your inviter, from your leader, because that will really help you how to grow your spiritual life. Okay? So ganun, bibigyan mo siya ng instruction para alam niya na mayroon palang mag-alaga sa kanya spiritually. Diba? Now, paano kung walk-in lang siya? May nagtanong sa akin, paano pastor kung walk-in lang siya? Nakita, naghanap siya ng simbahan kasi Sunday, napadaan siya sa simbahan, tapos wala namang invite sa kanya. Sinong mag-alaga sa kanya? Sinong mag-help sa kanya? Of course, kung walk-in lang siya na VIP, walang invita, kung sino po yung unang nakalapit sa kanya na nag-consolidate or yung nakipag-usap doon sa harapan ng sa simbahan during worship or after the siya po yung magiging leader niya. So kasi hindi po talaga pwede, ilagay natin sa ating isip mga members, mga leaders, pastor, na bawat bagong Kristiyano mayroong isang tao o dalawang taong nagtutok sa kanya para alagaan siya. Yan po nga ang kailangan. Yan ang kulang ng simbahan. Kasi hindi pwedeng bisita lang siya, tapos pabayaan mo siya, tapos hindi mo na siya i-follow up, wala nang tanong-tanong sa kanya. Kailangan mayroong nakatutok kasi ang bata nga na hindi natutukan, patay. Diba? Kailangan may magtutok sa kanya hanggang lumago siya spiritually. Saka mo siya bibitawan dahan-dahan kapag marunong na siyang sabihin niya, okay, huwag mo na akong sunduin, huwag mo na akong ihatid, okay na, alam ko na, magsisimba na lang ako, magkita lang ito sa church. Alam ko na. So doon ka na, hindi ka na masyadong magsundo, hindi ka na masyadong mag-follow up, kasi unti-unti na siyang marunong. Pero pag bago pa lang talaga siya, huwag mo siyang bibitawan. Kasi ang mangyari, mamatay siya spiritually. Hindi siya mag-grow. At ang tawag sa atin dyan, kung ikaw yung nag-invite, ano ka lang, nagiging spiritual abortionist ka lang. Ina-abort mo lang eh. In-invite mo, pinabayaan mo. Ina-abort, para kang nagpabuntis lang, tapos niluwal mo, tapos nung niluwal mo yung sanggol, sabi mo sa anak mo, anak, tapos na ako. Siya nabuhan akong naghirap sa ang bigat-bigat mo sa tiyan ko. Yan, lumabas ka na. So, nandito yung gatas, bibiron, mainit na tubig, magtimpla ka na at uminom. Ang tanong, mabuhay kaya yon? Hindi pa rin, kahit tambakan mo ng sakusakong gatas yun, hindi yung magtimpla ng gatas at hindi rin yun mag-inom. Bakit? Hindi marunong eh. Ganun yun ang mga Kristiyanong bago. Wala pa silang alam. Wala silang know-how sa Christianity. So ikaw, kung maintindihan mo na hindi mo lang pala obligasyon na mag-invite, obligasyon mo na mag-alaga sa kanya. Kaya sa ating sistema, sa G12, we are not allowing na mag-alaga ka ng sobrang dami kasi hindi mo makaya. Ang maximum lang talaga hanggang 12. Mula sa isa hanggang 12. Kasi nga, yung G-tube system na tinuro natin, yung government of 12, galing yan sa konsepto ng ni Jesus Christ na Jesus,
select the 12, form the 12, and send out the 12. So, konsepto ni Jesus yan na yung 12 disciple, hanggang doon lang sa 12 disciples siya. Eh. Pwede naman niyang gawing isang daan eh, pero alam ni Lord na hindi na productive pag isang daan na siya lang isa mag-alaga. Ang konsepto ng G12, 12 lang. Yung 12, turuan mag-select ng 12, mag-form ng 12, and then mag-send, isend out para mag-heart ng 12. Kaya 12 lang. Kaya yung 12 times 12, 144 na kagad yan. Kayong kabili sa paglago ng simbahan. Kaya hindi pwedeng hanggang invitation ka lang, magaling ka mag-invite pero hindi ka mag-alaga. Kailangan ilagay mo sa puso mo na ikaw ay nag-invite, ikaw rin talaga mag-alaga. Amin po ba? Okay. Kasi pag ginagawa po ng simbahan niya na ang bawat Kristiyano, ang bawat members of church ay mayroong accountability to consolidate people, to take care of the people, then that person will remain in faith and that person will remain in your local church. Kaya bawat VIP, katumbas yan ng isang kaluluwa. Isipin mo kung ang lahat ng leaders o lahat ng members of church, ganun ang attitude. Mag-aalaga sila. Sinong simba hindi lalago? Kaya ngayon, ang mga simbang lumalago, yung nag-aalaga, na mayroong strategy sa consolidation system. Pero kung wala, preach lang si pastor, atin-atin lang, uwian na, ay kalimutan mo yung paglago ng simbahan. Kayo-kayo pa rin yun. Hindi mag-grow yan. Bakit? Kung may bisita, hindi babalik. Okay. That's how important the consolidation. Kaya tiniro ko isa-isa kung anong gagawin. Okay, number 8 na po tayo. Number 8. So motivate, encourage the VIP to attend cell group meetings. Motivate, encourage the VIP to attend cell group meeting once a week. Encourage mo siyang umatin siya ng cell group meetings. Kasi ang cell group meeting, ang tawagin natin yan ay home. Diba, sa sanggol, saan ba ipinanganak ang bata? Sa maternity clinic, sa line-in clinic. Diba? Pero ang tanong ko, pagkatapos ipanganak ng nanay ang isang sanggol, saan siya dalhin? Of course, sa bahay. Para saan? Para alagaan. Diba? Kaya sa spiritual, pagkatapos siyang tumanggap sa church, sa cell, dadalhin mo siya sa cell group meetings. Kasi yung cell group meetings, yun po ang kanyang tahanan. Doon siya i-develop. Doon siya lumalakas. Kasi mayroon doong sharing, may prayer, mayroon doong encouragement, may ministry time doon. Dali mo siya doon. Once a week po yan. At it will take only 45 to 50 minutes per session. So, kasi ang purpose ng cell group is evangelism, personal development, at saka multiplying cell. So may purpose yung cell group. Nandoon yung evangelism, nandoon yung personal or leadership development, at nandoon yung pong tatawag nating multiplying cell. Magmumultiply kasi nga, hindi mo lang sila i-develop na mag-win, kundi sila yung magiging cell leader din later on. So motivate, encourage mo siya. Pang number 9, motivate and encourage the VIP to come back next Sunday or next worship. Of course, kaya nga may consolidation eh. Kaya mo siya kinoconsolidate para malaman mo ang kanyang saluubin sa panahon ng pag-atin niya. At of course, imomotivate mo siya, i-encourage mo siya kung feeling niya hindi siya feel at home nung una kasi wala masyadong pumansin sa kanya, maintindihan niya na sa pamagitan ng pag-motivate mo sa kanya ay ano siya, na-encourage siya na bumalik. Okay? So, huwag kalimutang i-encourage siyang bumalik sa sunod na Sunday o sunod na gawain. Okay, number 10. Schedule the initial follow-up within 24 to 48 hours by face-to-face or via online or virtual. Kasi nga ngayon, nasa digital platform na po tayo. Kasi bawal, may ibang mga lugar na bawal pa mag-face-to-face, kaya kailangan follow-up mo by phone, by video call, or by chat, or by text. Basta within 24 hours
to 48 hours, kailangan mo siya ma-follow up by call, by phone, by chat, by text, or by video call. Huwag mong kalimutan yun. Now, kung pwede namang personal, face-to-face, pwede na napuntahan mo siya. Huwag kalimutan yan kasi, alam mo, according to survey, ang tao na bagong tumanggap sa Panginoon, within 24 hours to 48 hours, within 24 hours, ano pa yan? 90% pa yung retention sa kanyang apoy sa kanyang puso. Pag 48 hours na, dalawang araw na ang dumaan, ano lang yan? 75% na lang yung retention sa kanyang apoy doon sa pagdalo. Pag umabot pa yan ng 72 hours, ano lang yan? Magiging 60% na lang yan ang naiwan sa kanyang narinig doon sa pag-ati niya. Pag umabot po ng 5 araw o 1 linggo, ang retention niyan, halos po na lang yan, 30% na lang yung retention. Halos, ang bilis nag-slow down yung apoy niya. Noong una, excited siya, blessed siya, pero dahil tagal mong pinapollow up, yun, umabot na lang hanggang, pag di mo napollow up ng 2 weeks, bumalik siya sa 0. 0% na, wala na siyang naramdaman, wala na siyang naalaala doon sa pag-atin niya. Kaya kailangan masinop at alert ang yung ang nag-invite at saka leader sa kanya. Kailangan alagaan ng nag-invite at saka nung network leader at saka yung sales leader. Okay? So number 11. Nakuha ba ninyo? Number 11, ask them if they have prayer requests. For their, ask them if they have prayer requests. Bago kayo maghiwalay-hiwalay, of course, magkaroon ka ng ministry time. So, ipag-pray mo siya after the consolidation, kung mayroon siyang prayer request, at again, ipag-pray mo siya uli. Pinag-pray siya ni Pastor, ipag-pray mo siya doon sa loob ng consolidation room. So, huwag kalimutang ipag-pray siya. Kung sinabi niya, may problema siya sa asawa, sa anak, sa trabaho, sa negosyo, lahat ng minisyon niya, ipag-pray mo. Kasi malaking bagay sa kanya. Feeling niya talagang, wow, bilis na bilis ako kasi 2 beses akong pinag-pray. Pinag-pray ako ng pastor nila and then pinag-pray na ako ng leader na ito. So, ganun po, no? And then, panghuli, number 12, sabihin mo, okay, we are finished. At pasalamatan mo siya. Thank you, guys. Thank you, sir, ma'am. Thank you, ate, kuya. Sa pagdalo mo sa gawain ng Panginoon. And we are so blessed to have you this day. So, don't forget to come again next Sunday. See you and God bless you. So, yung po yung panghuli na sasabihin mo na pag-iwan ka sa kanya ng memory na thank you, pasalamatan mo siya sa oras ng pagdalo, sa pagkinig, at sabi mo na we are so blessed na dumali siya and you are expecting na next Sunday ay dadalo siya uli. So, ganon. So, okay? So, dyan po nagtapos ang ating pong 12 steps how to consolidate. So, very simple po yon, pero napaka-meaningful po yon, no? Kailangan masunod mo po yon. Kapag yun ay ginagawa talaga ng simbahan, bawat isa, kaya nga ang bawat leader marunong mag-consolidate. Now, bago kayo maghiwalay-hiwalay, hawak mo na yung ano, di ba? Hawak mo na yung VIP card, yung visitor's information. Ibibigay mo po yan, yung visitor's information doon sa, una-una, iparecord po yan doon sa soul winning system. Kasi ang simbahan, mayroon pong soul winning system. Mayroong consolidation system at mayroong discipleship system. So, mula sa soul winning, consolidation, disciple. So, yung VIP information card, ipaparecord yan, ipaparecord mo yan doon sa, kung ikaw yung nag-invite or ikaw yung nag-consolidate, sabihin mo, i-record yan doon sa soul winning system para may file ang soul winning department kung ilan yung tumanggap. Tapos, pag na-record na yan, ibibigay yan doon sa nag-invite. Ibalik sa kanya. Ang invitation card na yon para siya na ang mag-follow up. Kasi naroon yung information, mahalaga doon sa mga information kasi kaya nga ang answer dapat complete yung information, anong pangalan, saan nakatira,
ano ang contact number, ano ang account number. So nakalagay doon ano ang kanyang religion. So nakalagay doon. Mahalaga yung information na yon kasi doon ibabase yung follow-up. So importante na huwag kalimutan ng mga inviter, ng mga church worker or mga nag-consolidate na iparecord sa evangelism department yung mga pangalan ng naimbita para hindi makawala. At pag tinatanong ng pastor ang simbahan, ang department ng evangelism, kung ilan na ang VIP, ilan ang natumanggap, ilan ang naano, may sagot ang soul winning system o yung evangelism system. So ganun po, no? Ganun po ka-importante po ang consolidation. Ang consolidation ay para kang ano, para kang butik witness protection program sa gobyerno, di ba? Meron po tayong tatawag na witness protection program sa gobyerno. Pag ikaw ay inakusahan na ganito-ganito habang nakaprocess pa ang kaso mo, eh delikado ang buhay mo kasi ikaw yung kakanta eh, ikaw yung eyewitness eh sa krimen eh. So kaya nga ang gobyerno nag-provide ng witness protection program sa iyo at pamilya mo at ilalayo ka sa publiko, tatago ka kasi delikado ka, baka balikan ka ng kriminal at papatayin ka para ka hindi ka mag-witness sa nakita mo. Kaya ang gobyerno mayroong tatawag na witness protection program na mayroong pulis na naka-assign sa iyo na nagbabantay sa iyo habang hindi pa tapos ang kaso kasi mainit ka, hotspot ka ng sindikato eh. Kasi ikaw yung nagsumbong, ikaw yung ano eh, ikaw yung nakakita eh. Siyempre, sa korte kailangan ng witness nila. Eh pagpatay na ang witness, paano sila manalo? Kaya ang nasa utak ng kriminal, eh papatayin ka para hindi ka nakakanta. So, kaya yung consolidation system, parang ano yan? Parang witness protection program ng gobyerno. Na ang ginagawa ng witness protection program ng gobyerno, mayroong nakaatukang pulis, isa, dalawa, na araw-gabi, 24/7 kang binabantayan. Kung saan ka pupunta, kasama yung pulis. Para kung mayroong gustong magbanta sa buhay mo, proteksyonado ka ng pulis, kasama ang pamilya mo. Ganyan po kamahalaga ang consolidation system. Ang consolidation system ay katulad sa isang protection program na binabantayan ka ng consolidator, ng inviter, ang lahat ng mangyayari. Kasi pag ikaw nasa Panginoon, mayroong mga ang demonyo hindi natutuwa na na-born again ka. Kasi nakahulagpos ka na sa kadiliman eh, pagpunta ka na sa liwanag. So hindi matutuwa ang demonyo, kaya nga gagawa siya ng paraan. Uusigin ka, mismo ang uusig asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, pukotya ang kasulob ng bahay, padadala ka ng Bible, patinatin ka pa, bakit ka nagbago ng religion, bakit ka gato. So marami kang marinig. So kung yung tao na yun na first time meron mong inibita ay nakarinig ng ganun, so feel discouraged talaga siya. Kaya sa isip niya, kung walang nagpalob sa kanya, hindi na siya babalik. Kasi magagalit yung asawa niya, magagalit yung anak niya, magagalit yung magulang niya. Kung ano-anong ginagawa niya kasi di maintindihan nila. Kasi di ba siya Kristiyano? So ngayon, kung ikaw nag-imbita at hanggang imbita lang, mawala talaga siya. Yun ang pinakita ko sa atin. Kung bakit kailangan may nag-aalaga personally, may nakatutok hanggang bago pa lang siya sa Panginoon. So I hope guys, sa gabing ito, very clear naman po yung aking tinuturo. Kung paano, kung tayo po ay isang C leaders, isang G2 leaders, at isang network leader, isang missionaries, isang church planting outreach pastor, or isang church pastor, kung ikaw talaga ay nagnanais na lumalago ang simbahan mo, kailangan mo ito. Kailangan mo itong sistemang ito ng consolidation system. Kasi ito lang ang paraan na mag-grow ang church at lahat ng VIP ay ma-retain. Hindi ba natin sinasabing 100% ang retention nila, pero at least, isipin mo kahit 50 to 70% yung ma-retain sa simbahan mo. Kasi di naman po talaga lahat ng umaatin ay maging members sa church. Mayroon talagang valid reason kung bakit hindi sila. Pero at least, maka 50% ka lang sa mga dumadalo, ang bilis ng lumago ng simbahan mo. Ay kung lahat kayong mga member ay ganun ang mindset, ganun ang karakter, mag-grow talaga ang simbahan. So I hope guys, sa gabing ito, may natutunan tayo,
mga pastors, missionaries, mga church leader, mga sea leaders. Apply lang, guys. Gagawin lang po natin itong sistemang ito. Sinasigurado ko sa inyo, kung ikaw ay hindi pa nakompleto ang 12, makompleto mo ang 12 mo. Kung ikaw nagbuo ng 144, mabubuo ang 144 mo. Ganun lang. Kailangan ang mga tao mo, nakasama mo sa network, kailangan mag-orient mo sila kung paano magkaroon ng retention sa mga kaluwa sa loob ng simbahan. So ngayong gabi, guys, gusto kong manalangin sa atin, kapatid. Hindi ko alam kung ano ang problema mo ngayon o ano ang mga pangailangan mo ngayon. Pero I believe sa gabing ito, I believe tonight the Lord knows your need. The Lord knows your problem. The Lord knows your difficult situation. Whatever your situation, whatever you need, I will pray for you. And I believe God still a God of miracles. Expect your miracles. Expect your healings. Expect the answers of your prayer. So let us pray, guys. Panginoon, sa gabing ito, tonight, Lord, we come into your presence with humility. Father God, I ask, or we ask your forgiveness once again. If we commit some mistakes, some sin before you, Lord, we ask forgiveness, Lord, so that we will become your son again, and we will become your the blessings will not stop over us, Lord, because we are in good connection and in good relationship with you, Father God. So, Lord, I pray that every sickness and every disease tonight, I pray for their healing right now, Lord. Whoever they are, wherever they are, Lord. Whatever their difficult situation, Father God, right now, I declare healing over their physical body right now in Jesus' mighty name. And I declare that all the part of his body, of their body, will function normally in the name of Jesus Christ of Nazareth. Function normally from head to foot in Jesus' name. And Lord, if they have their needs, financial, material, emotional, Lord, spiritual needs, Lord, I pray in Jesus' name that today they will receive their miracle. They will be restored. They will be blessed by the Lord. They will reap the harvest of your miracles, O God, in the name of Jesus Christ. Lord, thank you, for you are the God of miracles, and you are, there is no limitation in your power, Father God. And thank you so much, Lord, for your grace and love to us. Even we are not worthy to be loved, but you still love us, Father God. So Lord, bless all of us who are watching these videos, wherever they are, whatever the switch is, Lord. I believe miracle is happening today. Lord, I mentioned some of my friends, brothers, sisters, for their healing, Lord. We continue to pray for Auntie Ana Cartoneros for her complete healing. Kuya Eliakim Cartoneros, Lord, for his complete healing. To Bishop Neri Robert, Lord, for his complete healing also, Father God. For our beloved brother, Vic Santiago, Lord, I pray also for the complete healing, Lord, sa kanyang physical body, Lord. I know you are touching him, Lord, O God. Lord, I pray also for Pastor Willie and Pastor Alidia Austria, Lord, for fast recovery and for fast healing of their physical body right now. I declare healing over their body. And Lord, all of those who are in pain, sickness and disease, Lord, whoever they are, Lord, I believe there is no distance and limitation of your power that you can reach them today, and you will bless them right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. And Lord, even in the midst of crisis, we believe we are more than victorious and conqueror, Lord. In Jesus' name we pray, we give you praise and honor and thanksgiving. Amen and amen. God bless you, guys. See you next time. Good day, fellow Miracleians. Let us grow deeper and wider from the Lord by continuously joining these great opportunities. Our Sunday worship services at 8 a.m., 10 a.m., and 2 p.m.
Tuesday Cutting Edge Leadership Training at 7 p.m. and Friday Mentoring at 7 p.m. via Facebook Live Stream. Also, do not forget to like, share, follow, and subscribe to all our social media accounts. Let us always expect something new from Him every time we hear and listen His words through our Bishop William C. August. Keep in touch and may God bless you.